Kakaupo ko lang at ang saya kasi parang pinaparamdam talaga nila na pupunta na kami sa Singapore at manonood ng concert ni Taylor Swift. Sobrang excited ako at the same time kahit sobrang late na ako dadating. Balikan ko kayo ulit later. I can see now, you remember we were sitting there by the water. You pushed my arm around me for the first time. Hey everyone, good morning. 9:39 na. Kagising ko lang. Sobrang tight ng schedule ko ngayong araw. Dami ko pang gustong gawin. Pero mamaya ko siya ikikwento sa inyo pag medyo nakapag... Isa-isa na ako. I'm not asleep. My mind is alive. Yes, I'm on my way to Changi Airport. At ibababa ko lang yung gamit ko. Today is March 2. And today is the first day of Taylor Swift's concert. At ngayon, ako pupunta doon yung araw malamang. At mamaya, March 3, 1 a.m. yung flight ko pabalik ng Philippines. So, girl, paano ako nito? Excited ako. Changi Airport dahil ibababa ko lang yung bag ko. Dahil wala na ako ibating mapagsistayan. So, gusto mo na ako tatambay bago mag 4 p.m. Tapos mag-charge ako. Try kong gumawa ng vlog. Drop off ko nga tong luggage ko. Kasi hindi na rin ako pwede magdala ng ganito kalaking bag doon. Para mamaya, pukunin ko na lang. After concert, diretso ako dito. Ang hirap mag-isa! Sana kita. Okay, pasok na tayo. Ate, sobrang tingkad ng kulay ko. Lahat ng naglalakad dito, ako lang yung naka-color pink. Terno pa itong damit ko. Ano ba naman? Guys, medyo wala ako sa wisho talaga kasi wala pa akong tulog. Mga 12 hours na tulog ko in the last 4 days. So maghahanap din ako ng kape kasi masarap yung pinatikim sa akin ni Ate Shea, yung Pacha Coffee. At bibili ako ng favorite kong meat, parang tocino. Hindi ko alam yung mga tawag sa mga gusto ko. So dito yung mga food. Parang ngayon lang ako nakababa dito. Ilang beses na ako nakakapunta na Singapore pero I think it's my first time here. Hello, umi-English. Umi-English ka dito. Ay, ang hirap mag-isa. Wala akong kadaldalan. Parang hindi pwedeng hindi ako magsalita. So hahanap ako ng friend. So nagpabili ako sa friend ko kay Allen ng merch ni Taylor Swift kasi nakapila na sila kanina pa doon sa National Stadium tapos sa 4 pa yung concert nila. Tapos alam nyo, share ko lang kasi pag nasa ibang bansa ako, parang hindi ko napipigilan yung sarili ko mag-English. Wala, umi-English. Hindi ko mapigilan kasi feeling ko kailangan talagang English ka makipag-usap eh. So pag nagsasalita ako, ay may English na din ako. So here's the baggage storage. Hello, umi-English. Maganda naman dito, 24 hours naman siya. So mamaya, babalikan ko na lang dito yung bag ko at liliwaliw na tayo. Ngayon ko lang naalala, umalis ako ulit doon sa baggage storage kasi pala, kailangan ko munang bumili ng mga iuuwi ko bago ko to ilagay para mamaya, wala na akong iisipin kasi baka pagdating ko dito sarado na yung mga tindahan since madaling araw na yon. May pagbibigyan ako ng pasalubong. Talino sa part na yun. Wow! Hindi ko pa pala nasasabi din. Di ba kanina pa ako nagdadaldal? Naka-phone vlog lang ako ngayon. Kasi wala na akong camera. Binenta ko na. Tapos hindi ako nakabili ng camera. Kasi magbabago na ako eh, ng camera. So yun, hindi na nakahabol. Kaya ngayon, I got no choice but to use my phone. Carry lang, wide naman. Ganda naman ah. Gagawan ng paraan niya ng editor ko. So dito na tayo sa The Cocoa Trees. Bili lang ako. Ay, puro pala to ano, pagkain. Akala ko, mga chocolate drink. Sure. Kwento ko lang yung nangyari.
nangyari nung Feb 29. Maaga ako nakarating sa airport, pero sobrang natagalan ako kasi ang daming tao sa check-in pa lang. Doon pa ako nagkamali. Syempre mag-isa ako, first time kong magso-solo travel. So, na-late ko na nakita na meron palang line para sa mga hand carry lang, hindi mag-check-in ng baggage. So, naubos oras ko doon. Tapos next naman is sa immigration. Sobrang puno. Magpapakita ako ng video dito ng first day ko na pumila. Okay, so ganyan siya kadami. Umabot ako ng 1.5 hours sa pagpila. And hindi ko alam na kapag pala malapit na yung boarding time mo, pwede ka nang maki-excuse or pwede kang makisuyo sa mga officer doon na time mo na malapit na yung boarding nyo. Pwede ka nilang tulungan paunahin. Wala akong idea because that was my first time. Next, when I got inside, nag-i-English siya. Hala, umi-English siya. Pagdating ko sa loob, tinry ko pa kasi sabi ko baka may chance pa, baka hindi pa umalis, baka inaantay pa nila ako. Tapos pagtingin ko dun sa gate 108, iba na yung flight. Oh, no. Kaya kagabi nung nakita ko yung flight ko, tuwan-tuwa ako. Shucks, hindi ako naiwan. Ganun. And then, pinaka inaantay ko din kasi talaga nung time na yun. Kaya medyo kampante din ako. Kasi walang nagla-last call ng name ko, wala man lang pumunta, walang nagtaas ng yung parang papel na parang last call sa mga passenger. Ang naririnig ko, Hanoi, Vietnam. Last call, Hanoi, Vietnam. Hindi naman ako papunta ng Vietnam, ate. Mamaya maligaw pa tayo doon. So, hindi talaga walang page, ganun. Wala akong idea. Natatakot pa ako. Pero at least after naman noon, nagkaroon ako ng experience. Nalaman ko na pwede palang sumingit at pwedeng makisuyo. Kapag late ka na mismo sa boarding time, ang gulo ng mata ko nun, dami ko kasing nakikita. Ito yung mga pag-focus sa camera. And then, pagdating ko kahapon, kanina madaling araw dito, pumunta ako sa bahay ni Ate She, doon ako natulog. And sobrang good thing kasi hindi na ako gumastos for Airbnb. Kasi nga, since naiwan ako ng plane, nung Feb 29, nag-rebook ako at medyo malaki yung binayaran ko kasi sabi ko, sayang din. Hindi ko sure kung mauulit ko pa na makakanood ako ng concert ni Taylor Swift kasi para sa mga hindi po nakakaalam, sobrang idol ko si Taylor Swift since high school. Unang araw pa lang binahanda kita. Iba yung pakiramdam. Natakot pa nga ako noong una kasi sabi ko, hala, baka scam yung nabili kong ticket. Kasi iba yung pangalan. Pero kasi ganun, sa Viagogo, pwede kang mag-resell ng ticket. Mas mahal nga lang. Ayun, nandito ako ngayon sa airport. Katulad ng kanina ko pa sinasabi, ibababa ko yung bag ko. Nakabili na ako ng medyo onting pasalubong. Tapos, kakain ako. And then, babiyahin na ako papunta ng National Stadium. Ang maganda lang din kasi dito, katulad din ng mga nasabi ko before, na ang biyahe dito, sobrang bilis lang. Pero medyo nag-aalangan ako mag-book. Doon ako mahirapan mag-book kasi nga maraming tao. Pero hindi naman siya traffic, in fairness naman, kahit today is the first day of Taylor's concert. Yun, sobrang nalulungkot lang din ako kasi hindi nakasama yung friend ko. Pero bibigyan ko na lang siya ng mga videos. Sabi niya mag-video ako ng marami. And this is a once in a lifetime experience. So ayoko na siyang palampasin. Magsisipag na lang ulit ako. So, dami ko nang sinabi. Pwede na siguro to isang vlog, no? Ay, kakain naman na ako kasi for sure mamaya. Hindi na ako makakain. Bawal food. Ayun, excited na ako umuwi sa bahay mamaya para makatulog na ng dire-diretso tsaka maayos. Kasi wala pa akong tulog na 8 hours talaga since last week. Hindi naman. Since February 26 pa ako nakakatulog. So, balikan ko ulit kayo pag pabiyahin na ako papunta ng National Stadium. Let's go! Papunta na ako National Stadium. Tapos tinanong din ako ni sir na kung taga saan daw ako. Kala niya Indonesia. Wow! Parang pumupunta pa yung taga-Pilipinas dito para manood ng concert ni Taylor Swift. Kasi yung anak niya din, nauna na pala doon. Nandun na daw dahil manonood rin ngayong araw. Guys, pinakabahan ako. Parang kala mo ako yung magpa-perform. But sobrang excited ako. Kakarating ko lang, dito na ako papasok. Daming mga, may hawak ng banner. You see the cool guy here, he's giving out free hat. First time kong pupunta ng concert, tapos itong concert pa is dito ginanap sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Doon ako magtatanong, sobrang dami ng tao. Kasi 4 PM nag-open yung gates. Grabe ang bubongga ng mga damit ng mga nandito, samantalang ako. OA, si OA. Got nothing in my brain. That's what people say. And
so far, guys, wala pa akong nakikitang naka-pink yung sobrang kinang. Ay, ito, isa. Aircraft top suot niya. So, ay, grabe ang bongga ng mga suot. Ah, Lord! Pasok na po ako sa loob ng stadium and so far sobrang smooth lang lahat, as in di kami nahirapan pumasok, yung pila lang kasi sobrang init. Tapos syempre sino ba maglo-long sleeves sa ganitong weather? Ako. Though marami na long sleeves at maraming mga naka-aura talaga, mas mainit siguro para sa kanila ang panahon ngayon. Well, anyway, sana pwedeng makabili ng food kasi baka gutumin ako. Burger na kinain ko. Punta na tayo sa gate 10 kasi doon ang aking pasokan. Let's go. Pasok na ako sa loob. Oh my goodness. Here we go. Oh, thank you. So, meron na kaming ganito. Hi! I'm so excited! Okay guys, so nandito na ako sa loob ng National Stadium. At nakita niyo naman na itsura. Sobrang lawak niya. Sobrang di ko expect na ang ganda ng pwesto ko as in. Kasi akala ko, sabi kasi restricted view, but hindi girl. Kitang-kita ko buong stage. Kita nyo ba yun? At saka hindi siya ganun kataas, or baka feeling ko lang. Hindi, mataas na pala siya. Pero sakto pa rin siya. Sakto, parang eye level siya. Ganun ang eksena. Magka 5:30 na actually. So 30 minutes na lang mag-start na. 6 PM. And syempre kukunan ko to at ipapakita ko sa inyo lahat ng mangyayari. Sana makapag-focus ako ng pag-video. Kasi baka puro tili ko lang maririnig nyo. At ang goal ay mapaos pag-uwi. Para naman masabi mo talaga na experience mo ang Eras. Hello, we English. So, I'm from Hong Kong. And yeah, we help each other take a photo. Yeah. Go! Thank you! 3 minutes till 6 PM. At ang dami ng tao. Napupuno na lahat ng seat sa court na to. As you can see, sobrang... Oh my God! Look at that! There are lots of people already. Para ng mga langgam kapag sobrang layo. Gosh! Singapore, you're so perfect, it's no fair!
tonight, who traveled here from...
flight is 1 a.m. Oh, yeah, okay, that's okay. So sad. Natin, medyo nagawa natin. Pero ayun ang lungkot kasi di na ako nakapag-extend dahil sobrang mahal na ng extend ng isang araw lang. Abot ng 30 plus. So wala akong choice but to go home at 1 a.m. Oh, but I'm so happy kahit pa paano. Ang tagal ko din na mga 4 hours, mga ganyan. Pero good job to me. Bye, Taylor Swift! I can still hear your voice though. Biyahe pa kasi ako, tapos mamaya pag sumabay ako sa mga tao, sure ako sobrang puno dito kasi baka siksikan malala. So much better na mauna na ako kaysa maiwan na naman ako na aeroplano. I'm so happy. Thank you, Lord! So currently, ito yung boses ko. Sabi ko dyan, can I book a cab there? Worth it naman ang pagsigaw-sigaw natin, mga ate. Nawalan man tayo ng boses, naging masaya naman ako. Tayo. Bumili na ako ng water kasi uhaw na ako kanina pa. Tapos bumili na ako ng food. Thank you so thank much. You. Chicken ketchup over there. Alright. This is Park and Chicken. Thank you. Shala ng ketchup na lang. Heinz. So take out ko na lang siya, mamaya ako nakakainan. Let's go. So guys, papunta na akong Terminal 4. Nakuha ko na rin yung gamit ko. At wala nang palitan to. Ito na yon. Ngayon naman, pupunta ako sa SkyTrain kasi doon ako sasakay. Papunta ng Terminal 2 at papunta ng Terminal 4. Guys, first time ko magsa-SkyTrain! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Diba sa sobrang laki ng train guys, naglalaro na sila. Tiyatawa na lang sila ng nanay nila. Okay guys, so nandito na ako sa Terminal 4. At ito na yung binili ko kanina. Ngayon ko lang siya kakainin. Sarap! Baka gutom lang talaga ako. Plus nakain ko kanina. Sarap! Guys, tignan nyo naman yung itsura ko dito. Kala mo bahay ko. Ako, sobrang happy ko. Pagdating ko dito sa bahay, kinuwento ko kaagad sa family ko lahat ng mga experience na naganap kahapon sa concert ni Taylor Swift. Though medyo malungkot lang dahil hindi ko natapos. Pero all in all, sobrang saya ko na natupad yung isa sa mga pangarap ko. Nasa bucket list ko talaga makanood ng concert ni Taylor Swift. Sorry, dito ko nakatingin na medyo naiilang kapag dun sa moments. Anyway, ayun guys. Sana hindi ito ang una at huli. Gusto ko pumanood ng isang buong concert na tatapusin ko talaga. Dito ko na po tatapusin ang video na to. Thank you very much. Ang video ko na lang ang tatapusin ko. Dito ko na po tatapusin ang video ko. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed and if you did, please like and subscribe. And I'll see you next time. Bye!